Mao nang ingon ako nimo suway ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C, malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras sa Joy FM Kinabawan, 5 minutos human bilabay, ang alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig sudlak sa adlaw, sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kantao, maning kalibutan. Dayan-daya na sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Usa ka maayong buntag kaninyong tanan. Dayon kanhi sa inyong turumanon ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlang Lunes? Petsa 28 ng buwan sa Hunyo, tuig 2021. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 sa karong buntag. Higala, tangan ninyo mga detalye ining atong mga headlines karong buntag. Ha? Headline. Alang sa atong mga balitang lokal karong buntag. Headline. Philippine Statistics Authority ni arangkada na sa registration sa National ID System. Headline. Samtang wanted person sikpaw dito sa munisipyo sa Makilala. Headline. Samtang contractor sa elektrisidad o contractor sa Cotelco na balintong 5 angol. Headline. Samtang sa atong balitang probinsyal. Headline. At ang hindi niyo mga detalye ining atong balitang probinsyal karong buntaga, ha? Duha ka swabbing team gikan sa USAID nitabang na dito sa may Davao City. Headline. Samtang 14 anyos patay human na maatrasan sa usa ka garbage truck dito sa may area sa Cotabato City. Headline. Samtang dugang sa atong mga taho alang sa atong balitang nasyonal garong buntaga. Headline. Na bakunahan versus COVID-19 dini sa nasod Pilipinas ni sangko na sa 10 million katawo. Headline. Samtang iyap sa mga Pilipino nga naayo sa COVID-19 dito sa laing mga nasod ni sangko na sa 12,000 katawo. Headline. Samtang sa atong balitang international, mukabat 5,000 ka mga pamilya dito sa nasod Afghanistan apektado sa bingkil tali sa gobyerno o rebelding grupo ditong dapita. Headline. Samtang investigasyon sa pag-atake sa usa ka military airport sa India, gisugdan na. Headline. Kanaguban pa ang mga balita, unya sa atong pagpadayon nganhi sa inyong turumanon oras sa Pilipinas. 11 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa mga arangkada sa atong mga balitang international karong buntag. Ipagawas na nga sa presohan dito sa nasod Saudi Arabia ang duha ka mga prominenteng women's rights activists sa human ang tulo ka tuig nga pagkakulong. Matod sa ALQST for Human Rights nga nakabase dito sa Saudi Arabia. Napadaog sa human rights defenders nga sila Samar Badawi o Nasima Al-Sada ang sentensya bato kanila. Sila Badawi Oga Alsada ang naaresto ni adtong August 2018. Dihang nahilakip sila sa crackdown sa Saudi Arabia batok sa... Osa sila sa mga nanguna sa crackdown batok sa Saudi Arabia government. O nga gipangunahan usab nila ang mga grupong nagpatigayon.
sa dakong lihok protesta. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:11 ang atong oras samtang sa laing bahin. Giba na ba ng anaa sa 5,000 mga pamilya ang giya takboy karon sa grabing binakbakay tali sa puwersa sa gobyerno o Taliban dito sa Qunduz City sa nasod sa Afghanistan. Matod kang Qunduz matod sa Qunduz Refugees and Repatriation Department, anaa sa 2,000 mga Afghan families ang nilalin sa lungsod sa Kabul o guban pang mga sigbit probinsya niini. Kahinom dumang gisugdang kontrolon sa mga rebelde ang pipila ka mga distrito dito sa Afghanistan. Uman sa pag-atras sa US-led NATO forces dito sa ilang nasod. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:13 samtang dugang tudling sa itong mga balitang international. Nagdumsad na sa imbestigasyon ng mga otoridad dito sa nasod India kalambigit sa drone attack sa usa ka military airport sa Jammu City. Matod ang Indian Air Force official, mipagan ang unang low intensity nga pagbusikada sa bungbong sa usa ka building dito nga dapita. Oga usapan niini ang gipahagsa nganha sa open area. Ikatuhu ang hinimuan guno sa mga armadong grupo sa Kashmir nga dugay nang gustong ibulag ang nasod India nga nasa Himalayan region para muanib didto sa nasod Pakistan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas sa 5:14 ng atong oras. Dugang tudling sa atong balitang international. Giambush sa mga armadong kalalagina ng usa ka team sa Doctors Without Borders kung asa usa ang nabugtuan sa ilang kinabuhi dito sa Central African Republic. Matod sa report nga adunay dalang mga pasyente ang nasampit nga grupo dihang gibanhigan sa mga armado dito sa munisipyo sa Batangafu. Luyo sa mga naangol, usa ka rider usa ug duha pa ka mga pasyente ang nasamdan sa nasampit nga insidente. Wapay mi akong grupo sa nasampit nga pagpangatake. Samtang 18 ka mga patayng lawas sa lalaki ang tadtad sa bala sa lain-laing parte sa ilang lawas ang nakaplagan dito sa Zacatecas State sa nasod Mexico. Matod kang State Security Department spokesperson Rocio Aguilar. Usa ka shootout sa ang napadigayon sa komunidad sa San Juan Capistrano sa munisipyo sa Valparaiso, diin na diskubre ang mga patayng lawas. Gikatuhu ang nakigabakbakan matod pa ang duha ka mga grupong nga gikalambigitan sa Sinaloa o Jalisco cartels tungod sa drug-related violence sa gibanabanang mukabat na sa 3,000 katawo ang namatay dito sa nasod Mexico. Tungod usaba sa bingkil nganha sa illegal nga droga nga mga transaksyon. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa laing bahin, naghatod sa iyang pakiramay si Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong sa kinatibuk-ang katauhang Filipino sa pagkamatay ni kanhing Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Sa nanay mong pamahayag sa Singaporean Prime Minister, pinaagi sa iyang Twitter account, giilan niya ang nanahimong maayong agi niya Presidente o kanhing Presidente Benigno Noynoy Aquino III nganha sa pagpalambo sa nasod Pilipinas. Sigon sa opisyal, sa pagpamuno sa kanhing Presidente, nabutang ang Pilipinas nganha sa mas bastanteng posisyon sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Alas 5:16 na ang atong oras. Sa atong pagbalik, atong ikahatagan ninyo mga balitang nasunod. Uman lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos hindi ako nilantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Mihamis na
Niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap. Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong kuwan sa akong ilong ba. Gani, isa kong naong motor ni sabon sad ko. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lagi ko. Nakapte, mangyod. Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Sa sigini mo o kaon ko yaw, ikaw atakihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa. Pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika. Oras sa Pilipinas, sa 18 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sa dugang laray sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang nasudnon. Moabot na sa 10 million ang nabakunahan kontra COVID-19 sa tibuok Pilipinas. Kinisubay sa pinakauhing datos nga gipalugwas sa Department of Health kun DOH, dinanana sa 9.9 million ang nahatagan sa mga dose sa bakuna. Anaa sa 7.4 milyong Pilipino ang nakadawat na sa unang dose sa bakuna, samtang anaa sa halos 2.5 million usab ang karon fully vaccinated na. Ug nahatagan na kadtong sa second dose sa ilang mga bakuna. Matod kang Dr. Napoleon Arevalo, Director sa DOH Field Implementation and Coordination Team sa Luzon, halos anaa na sa usa ka gatos nga porsyento ang nabakunahan. Ang anaa sa A1 Priority Group, 2.3 million usab ang anaa sa A2 Priority Group. Gawas niini nga nabakunahan usab ang anaa sa A4 o Essential Workers ug A5 nga mga kabus natong mga kaigsoonan. Inon padayon karong ginabantayan sa gobyerno ang mas makatakod guno nga Delta variant nga posibleng mosulod dinhi sa atong nasod. Target sa gobyerno nga mabakunahan ang naa sa 58 million ka Filipino bago matapos ang tuig 2021. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, gibutya garon ni Senator Fanfilo Lacson ang gilauman niining paghisgutan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang uwahing State of the Nation konsona sa mosunod nga buwan. Matugang Lacson nagawas sa gusto niining mahisgutan sa presidente sa iyang sona ang kahimtang sa vaccination program sa gobyerno. Gusto niining madunggan ang kampanya niini batok sa korupsyon sa gobyerno. Gawas pa niini interesado sa ba si Lacson nga masayran ang bisan o bisan unsang mga pwede pang mahimo sa presidente bago mo tapos ang iyang termino sunod tuig. Samtang sa laing bahay, misirin na karon sa 12,234 ang COVID-19 recovery sa hanay sa mga Filipinong anaagawas na sud nga naayo na human nga mapaga na niining makatakod nga COVID-19. Subay sa datos sa Department of Foreign Affairs kung DFA, misang ko na sa 20,000 ang total confirmed cases sa laing-laing mga nasod, partikular sa 16 ka dugang nini ang 16 ka mga bagong kasong napati kagahapong adlaw. Nagpabilin sa 1,227 ang death toll. O gaway na dugang nini sa milabay nga 7 ka adlaw. Sa kasamtangan na nasa 4,523 ka mga Filipinos ang naayo dito sa Middle East o African region. 1,699 dinhi sa Asia Pacific region. 949 sa Europe. O 115 dito sa nasod US. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7
Joy FM. Sa laing bahin o dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga na suko pag-ayo ang pipila ka mga Filipino migrant workers dito sa Taiwan. Human usab nga gustong maghugot nga sa implementasyon sa vaccination protocols ang nasampit nga nasod. Matod sa usa ka Pinoy electronics factory worker sa gawas sa gagmay ang mabalhina nila nga mga kwarto. Nagahuot matod pa ang daghang mga o naghuot matod pa sila nga nasa nasambit nga gambalay nga posibleng matod pa hinungdan sa pagkatag sa COVID-19. Nasayran sa makila sa Manila Economic and Cultural Office kon Meco dito sa nasod Taipei. Nasubli nini nga giya patigayon ang swab testing sa tara mga factory workers nini. Nga namalhin usab sa lain-lain mga dormitoryo. Dungan nini nakigpulong na usab ang usa ka tinun-an sa Philippine Overseas Labor Office kon Polo ngadto sa Bureau of Labor dito sa nasod Taiwan. Kalambigit sa nasampit nga hisgotanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.23 na sa buntag. Sa laing bahin, og dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa atong balitang international, ha, sa atong pagpadayon, nasairan karon o dugang sa atong mga taho karong buntaga. Sa laing bahin, ha, ginasapinal na karon sa Philippine National Police kon PNP ang rekomendasyon na kalambigit sa paghimo o guidelines alang sa psychological exam sa tanang mga tinunan sa PNP. Kini matod kang PNP Chief General Guillermo Eliazar nga kung kanusa gika na yun ini nga ang nasa asoy nga lakang bunga usaba sa gika atubang karon sa pipila ka mga kaso nga grave misconduct sa daghang mga kapulisan kahinumduma nga unang milugwa ang nasampit nga hisgutanan dihang usa ka hubog nga pulis nga anaasod mismo sa headquarters sa Manila Police District ang napagan o nasakpan sa iyang mga seniors. Sigon sa nasampit nga opisyal nga tumong nini sa pagmugna nining psychiatric exam. Aron usab nga ma-update ang kahimtang sa matag individual, particular mga tinun-an sa kabulisan. Aron mapaniguro nga mamahimo silang epektibo nga nausab sa pagpatigayon sa ilang mga obligasyon. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5.25 ang atong oras sa laing bahin na miabot na din sa nasod Pilipinas ang nasa 249,600 doses sa Moderna COVID-19 vaccines. Banda alas 11 sa gabi ni lapag nganhas ang aeroplano nga gisakyan sa nasambit nga mga bukuna dito sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport. Nga gisugat usab ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Matod sa National Task Force Against COVID-19 nga anaa sa 150,000 doses ang mahatag nga na sa gobyerno. Bato ko usab. O samtang ang 99,600 ang kasamtangan karong ibutang nga na sa International Container Terminal Service Incorporated. Gipangunahan ni Enrique Razona Jr. ang ogikan sa ICTSI ang tripartite deal nga pinarmahan sa gobyerno sa Pilipinas ug American company. Adunay 20 million na Moderna doses ang gilaumang muabot pa sa nasod karong tuig 2021 kon asa 7 million na nini ang gipalit sa private sector samtang 13 million usab ang gipalit sa gobyerno tali sa multilateral loans. Ang Moderna ang maoy panglimang COVID-19 brand nga miabot din sa nasod Pilipinas. Human ang Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V o Pfizer BioNTech. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5.26 ang atong oras ato ng lakbitan ng merkado publiko. Anaa sa linya mohatag kanato sa mga presyo nining palalitong iyang nabisita karon. Anaa sa linya si Tinig Siya de Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan. Maing buntag, sa karon atong sayron ang presyo sa karne dinhi sa Kinabangon City Public Market mao kay ang presyo nga katong naagid sa ilahang tarifa.
Ang kilo sa baboy, ang boneless or lumo, nasa 240 pesos ang kilo. Ang chan, nasa 240 pesos ang kilo. Ang unod nga na ay bukog, nasa 220 pesos ang kilo. Ang tiil or maskara or bukog, nasa 200 pesos ang kilo. Ang atay, nasa 150 pesos ang kilo. Ang sari, nasa 100 pesos ang kilo. Ang tinay, nasa 50 pesos ang kilo. Ang bungo per kilo, nasa 80 pesos ang kilo. Ang kilo sa kambing, ang unod nasa 350 pesos ang kilo. Ang ulo or tiil nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait nasa 150 pesos ang kilo. Ang baka, ang karne sa baka na ang iyahang unod nasa 240 pesos ang kilo. Ang lumo nasa 250 pesos ang kilo. Ang ribs or bulalo nasa 200 pesos ang kilo. Ang ikog or dila nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait or panit nasa 150 pesos ang kilo. Ang tiil nasa 150 pesos ang kilo. Ang maskara or expander nasa 200 pesos ang kilo. Ang atay nasa 150 pesos ang kilo. Mao kini presyo sa karne din sa Kinabangon City Public Market para sa Tinig ng Bayan. Ako po yung Tinig 7, Chris Labagnaw Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat ka bang Grace Labagnaw Castellano, alas 5:28 na sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Apan una ka na atong ikahatagan ninyo ang taho alang sa atong panglawas sa gikan kang Tinig 2 sa Lulu Ilusfa. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Tinig pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Ang Yaki Liniment Oil atong isgutan karon, muhupay kini sa imong mga galain-laing balatian tungod kay ang bertod sa mga galain-laing mga herbal plants nga ana sa Yaki Liniment Oil maoy makaayo kanimo. Kanunay ba nga musakit ang lain-laing parte sa imong kalawasan? Kung magbalik-balik kini, pwedeng sinyalis kini nga doon na kay seryosong balatian, nga dili dapat ipagwalang bahala. Ang pila ka mga simpleng sakit, sama sa headache o sakit sa ulo, pagsakit sa puson o ngipon, gikinahanglan ipa-check up kini sa doktor. Kay basin matingala ka na lang, grabe na di ay ang imuhang sakit. Sa patong-patong na trabaho o daghang problema, maoy makastress nimo, hinungdan kay musakit ang imong ulo o kung dunay murag mo pitik nga ugat, dako ang posibilidad nga duna ka na i-migraine. Ang mas maayo nimong buhaton, ipahuway ang imong lawas kay nagapangayo na siya relaxation. Ang sakyanan man gani, mangayo man og pahuway kita babakaha, nga tao lang ta. Mingon bitaw na sila, karabaw man gani, di ba, mupahuway? Kanang karabaw nga gusto na magpahuway, magtuna, patya na lang, kaya di nagyudna mo lakaw. Sa imong pagpahuway mga higala, kalimti kadali ang mga problema, o kanang mga butang, o trabaho, nga makahasol ka nimo, aron dili ka ma-stress. Unsa may pulos nga nagpuyo ka, aron mo relax, pero ang imong huna-huna naman mo ay imuhang gi-stress. So ang labas nimo, ana, mo nang ginatawag nga physically and mentally stress ka na. Muna nga inumi og Yaki Herbal Capsule og panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kana mga higala makapahuway gyud ka. Ipapislit-pislit ka ng imuhang tiil, ang imong lapalapa aron makaidlip ka. Kanang 5 ka minuto nga tulog, 15 minutos pastilan, lami na kaena. Dako na kaayong ikatabang ana. Kanang makalimot ka lang kadali. Pag matani mo ana, di ba makaingon ka oy, full charge nako, di ba? So andam na pudta nga mo atubang sa ato ang buluhaton. Ingon lang ana ka simple. Ingon lang ana nato dapat ampingan ang ato ang kalawasan. Ang mag-relax kita, dili kay patayo nato ang atong lawas sa pagpanarabaho. Nga wala nay klaro tungod kay nagkalipong-lipong ka na. Muna hinungdan mga higala nga ginaawhag namo kamo perme nga magpadala sa inyo ang mga pangutana o di ba kasinatian sa nagkalain-laing produkto sa Yaki. Ipadala ka na sa cell number 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Elusfa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat, Tinig 2 sa Lulu Ilusfa. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Danahan pa ako sa Kopiyaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko, pagkiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:33 na sa buntaga. Karon atong sayron ng mga laray sa atong mga balitang probinsyal. Atong unang tuling ini, atong dawaton ang report gikan sa may Palma area din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya, si Tinig 11 June Villa Soto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng isang sundalo na taga dito sa bayan ng Alyosan matapos ngang namatay ang kanilang anak na 28 anyos na binatang miyembro ng Philippine Army matapos itong masangkot sa isang aksidente kahapon ng madaling araw habang sakay ng isang military truck doon sa Purok, Jimilina, Barangay Sanito, Itil, Zamboanga del Sur. Kahapon nga, Hunyo 27, 2021. Ito ay yung anak ni Barangay Pintil Aliosan, punong Barangay Norberto Cantumayor, na si Corporal Ian Chris Clarito Cantumayor, 28 taong gulang, at residente nga dito sa Barangay Pintil, ano? Sugatan ang dalawa naman itong kasamahan na sina PFC Arvin Zolas na taga Camarines Sur at PFC Jomari Limos na taga Bayug, Zamboanga del Sur matapos nilang sumakay sa isang KM450 military truck at habang binabaybay nila ang kalsada mula sa Zamboanga City patungong dito sa Ipil, bigla na lamang pumutok ang gulong ng kanilang sinasakyan at nagpagulong-gulong ito at hindi naman pinalad itong si Cantumayor at naipit ng nasabing o nadaganan ng nasabing KM4550. Umilapon ito sa labas at tumama sa center lane ng kalsada at diniklarang dead on arrival. Ito nga sa panayam natin na sa kapatid nitong biktimang si Cantumayor ay sinabi nito na dadalhin nila dito ang bangkay ng kanilang kapatid. Ito kasing namatay na biktima ay isa sa pinakamabait di umano nilang kapatid at sinasabing talagang pag may pagkakataon ay umuwi talaga dito sa Aliosan upang magbakasyon at makapiling ang kanyang pamilya. Ang iba namang mga sundalo ay dinala sa Zamboanga, Sibugay Provincial Hospital sa Ipil at nagtamo din ng mga injuries
at kasalukuyang nagpapagaling dito nga i lalamayan sa Barangay Pintil Alyosan ang bangkay nitong namayapang sundalo. Samantala sa isa pang balita dito naman sa bayan ng Midsayap ay patuloy pang nagbibigay ng paalala ang mga kapulisan matapos nagtala ng napakataas na record ng carnapping na naman ulit at itong nakawan ang krisis na dinaranas ng mga kanayunan ngayon, ang sinasabing posibleng dahilan kung bakit marami ang nasasangkot at naitatalang mga pagnanakaw, panluloob ng bahay, yung panghihila ng mga alagang hayop kapag ito ay pinapastol sa mga kalsada at itong ang carnapping. Panawagan ng ating mga otoridad, lalong-lalo na itong si Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe ng Midsayap Municipal Police Station, kooperasyon o pakikipagtulungan sa mga sibilyan ang siyang pinakamainam na solusyon sa ganitong problema, dala nga ng kakulangan ng bilang ng pulisya dito sa pinakamalaking bayan sa buong probinsya ng North Cotabato. May mahigit 80 lamang na actual personnel ang PNP Midsayap, gayong ang ideal na bilang ng pulis na magsisirbisyo sana sa ganitong klaseng first class municipality at may roong halos 200,000 populasyon at 57 mga kabaranggayan ay aabot di umano mula 200 hanggang 250 na manpower o PNP personnel ang kinakailangan, ngunit halos 86 lamang ang aktual na bilang ng personnel ng PNP dito sa bayan, kung kaya't humihingi ng tulong ang mga otoridad na kinakailangan talaga ng ugnayan ng mga barangay at ng pulisya upang lalo pang mapaigting ang paglaban dito sa mga kriminalidad. Isa nga sa pinakamataas din na unsolved cases ng shooting incidents dito sa buong probinsya ng North Cotabato ay naitatala din dito sa bayan ng Midsayap, kung kaya sinabi ng mga otoridad ay itong mga barangay force multipliers katulad ng BPATS ang isa sa kinakailangang hasain upang makapag-identify ng mga possible threats sa kani-kanilang mga komunidad. Inaasahan na patataigtingin ng PNP Midsayap ang training o yung pagsasanay dito sa mga BPATS at iba pang mga force multipliers upang matugunan ang lalo pang lumalalang kriminalidad dito sa munisipyo ng Midsayap. So yan ang latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nag-uulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.40 na sa buntag. Daghang salamat kaubang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area din sa probinsya sa North Cotabato. Ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Oras alas 5.41 na sa buntag sa Laray sa itong mga dugang balitang probinsyal. Garong buntaga. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Tining bahina sa Maguindanao, sikop sa militar o kapulisan ang lima ka mga armadong kalalakin na dito sa nasambit nga probinsya na ilan mga sospek nga sila Benjara Raja Pandalat, Dato Pong Muhammad, Pogi Abdullah, Theng Kiladan Oga Said Nanding. Siguna ni 6th Infantry Division Chief o Joint Task Force Chief Commander Major General Juvimax Uy, nga nagpadagayon sa entrapment operation sa hiniusang puwersa sa 33rd Infantry Battalion, 1st Mechanized Battalion o Kapulisan dito sa may barangay Tokanalipaw sa mama sa Panumaguindanao.
Nakadawat sa intelligence report ang Joint Task Force sa Central ng lima ka mga miyembro sa Armed Lawless Group ang sakay guno sa usa ka Toyota Hilux sa pickup color itom. Dihang uban usab nini ang usa ka naka motorsiklo nga color blue nga nakuha usab sa mga awtoridad ang plaka nini. Kaduda-duda matud pa ang sakay sa nasambit nga mga sakinan hinungdan nga gihalughog ang nasambit nga mga sakinan dihang napara kini sa mga awtoridad. Matud ang 33rd IB Commander Lieutenant Colonel Benjamin Cardiente nga na-recover gikan sa mga suspek ang usa ka 5.56mm M16 rifle o kining Bushmaster, duha ka caliber .45 pistol, shabu, drug paraphernalia, mga bala magazine o mga personal nga gamit. Way napakita nga dokumento ang mga suspek dihang ilang girikisa ang pag-utingkay sa dala niining mga armas. Sa karon ana-ana gibalhog sa custodial facility sa Maguindanao PNP ang nasampit nga mga suspek. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa natulakbitan ng probinsya sa Sulu, nakumbiska sa Pedeya Barm ang duha ka mga nakaipsot nga suspek ang usa ka kilo nga gidudahang shabu nga nagabalor kinig 6.8 million atol sa entrapment operation nga ginpadagayon sa public market sa barangay Poblasyon sa Maimbong, Sulu. Alas 5 dias sa hapon ni atong Sabado, gila ni Regional Director Juvenal Azurin sa Pedeya Barm ang mga sospek nga sila Bajir Jam o Basarona Rahikat nga karon padayon pang ginapangita sa mga otoridad human nga makaipsol sa ginpadigayon nga operasyon sa Pedeya agent. Matud ka nga Director Azurin nga nakaipsol ang mga suspect gamit ang usa ka motor bangka apan na nabili niini ang ilauntang ibaligya nga suspected shabu nga anaa sa 6.8 million pesos. Sa karon giatasan ni Police Brigadier General Edin Ugali ang Director sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang tanang tinunan sa PNP haduol sa Sulu nga magpatigayon gayod o operasyon na karong adlaw aron nga posibleng mababagan ang nasampit nga mga suspek nga posibleng paingon lamang nganha sa mga sikbit nga mga lungsod. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:44 ang atong oras, ulahing tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang probinsya. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ana sa duha ka swabbing team sa gikan sa US Agency for International Development kun USAID ang anaa karon sa lungsod sa Davao aron i-assess ang COVID-19 swab testing sa lokal nga panggamhanan. Taliwala sa barangay karong pagsutoy sa COVID-19 dito sa Davao City. Matod ng Dr. Ashley Lopez, ang acting head sa City Health Office, nga ang duha ka swabbing team nga gikan sa USAID og temporary kining i-deploy nga nasa swab testing site sa Davao Crocodile Park, samtang ang swabbing team sa lungsod ay ipatigayon sa usa ka quarantine. Matod kang Lopez nga kung mubalik na sa normal ang Crocodile Park, ang duha ka mga swabbing teams ang imobilize sa mga komunidad, partikular sa lagyong mga lugar dito sa ilang lungsod. Subling giganayon sa opisyal nga kung may individual ang mubalibad mapailawom sa swab testing, pwedeng makahatag gayud kini og dili maayong epekto nganha sa komunidad. Dungan nini ang paghawhag nganha sa ilang mga ginsakpan nga magpabakuna gayud aron dili madamay ang daghang individual. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, hangad una sa inyong orasan, babe. Basig late na inyong orasan dia. Alas 5:45 sa atong pagbalik, atong siren karon ang update sa National ID System Registration dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Ato makauban ang ilang taas nga opisyal dinhi sa probinsya human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise
noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Unsa magigining organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sab kamo palit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kinabawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Ara sa Pilipinas, sa 47 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa daghang mga pangutana kalambigit nining update sa National ID System tungod kay adunay pipila na nga ibog siguro ni kay nakalabay kay daghang mga tawo naging niya kuno alang sa registration. Mga kitag update kalambigit nini kay ni arangkada na day kini dinhi sa North sa Cotabato. Ana sa linya ang provincial director o provincial head sa Philippine Statistics Authority si Engineer Belinda Penuela ato makauban karong buntaga. Hello mama, ang buntag live ta dinhi sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinapawan. Good morning po sa inyo sa Joy FM at saka sa lahat ng mga nakikinig sa buong province ng Cotabato. Maayong buntag. Opo, ma'am, kanlita, last unsay na i-update kalambigit ni ining registration karon sa National ID System. Scheduled okay. Ba ni per municipality, ma'am? Yes, sir. Nag-start po ang launching ng Fixed Registration Center sa Kidapawan City. Yun yung PSA po. Ay yung Monday, last Monday, June 21. And succeeding days ay nag-launch na rin po kami sa mga municipalities ng Cotabato Province. 8 municipalities po ang launch na and nag-serve na po sila. And ang another municipalities naman, ngayong week matatapos natin lahat. Ah, okay po. Itong first 6 registration in Kidapawan City mismo, ma'am. Sa mismong Kidapawan City, ma'am, yun pong first na launch po ninyo. Sa barangay po ba ito? Ganito po sir. Sa PSA talaga ay mayroon kaming 6 registration centers. Okay. So nagki-cater po kami sa aming office. Mm-mm. And mayroon po kaming nilagay din sa Barangay Berada at saka sa Barangay Nuangan. Mm-hmm. Mayroon tayong 3 registration teams based sa Kidapawan City. And ang priority kasi ito sir, yung naunang nag-step 1. Pero pwede rin yung mga walk-in, kaya lang ini-encourage lang namin muna yung mga naka-step 1. Pero habang pwede naman po yung mag-uwi. Ah, okay po. Ma'am, can you tell us gano'n po katagal itong o gano'n po kahaba ito pong magiging proseso, ma'am, sa registration po natin? Kailangan po makakover tayo ng 774,000 at the end, plus, no, at the end of December 2021. So, matagal po itong, tatagal po itong pagparehistro natin. Pero depende po sa municipality. Mm-hmm. No? So, ang strategy po ng province ngayon ay maglalagay po kami ng isang team sa bawat munisipyo and sa malalaki may 2 at saka may 3. Pero ang isang team ay may 3 registration kits. Mm-hmm.
Mm-hmm. So, tatagal po ito hanggang December, depende na lang po sa population ng sa mga maliliit na munisipyo, siguro mag-e-end by September or mga October, November. Then, lilipat na po ito sa malalaking munisipyo para makover po natin lahat ang ating mga constituents. Mm-hmm. Ma'am, kailan po binaba itong registration para sa step 1, ma'am, dito po sa province? Okay. Opo. Kailan po binaba itong registration para po sa step 1, ma'am, sa registration? Yung ating step 1 po, opo, ay last January 18 nag-start and nag-end noong March 31. But then, nag-extend tayo hanggang April 30. So, mayroon tayong 419,120 na na-cover during that time. So, sila po yung priority natin and pwede naman po mag yung sa may mga signal po i-encourage namin mag-ano sila sa online. Pwede naman at saka yung sa mga institutional pupuntahan po namin yung mga medyo kay mga maraming registrants. Ah, okay po. So at least itong phase 1 na registration, ma'am, itong level 1 for registration pwedeng online, ma'am. Mm-mm. Pwede po. During the step 2 registration, sa step 2 po kasi meron tayong yung step indicator na step 1, tapos may online at saka may institutional po. Mm-hmm. So tatlong modes yung nasa step 2 ngayon. Mm-hmm. Pero sinisettle lang po muna natin yung ating mga registration kits dahil minsan nagkakaproblema po. So medyo parang ina-adapt lang muna kung ano ang magiging problema ng isang registration kit, saka namin ito dadalhin sa may signal na barangay. Pero sa ngayon po, hindi lang po muna namin dadalhin sa barangay at baka magka-problema. So, sayang din naman yung time na binubuo ng team doon sa area na magkaka-problema tayo. Mm-hmm. Currently, ma'am, ito pong na-mention po ninyong 8 municipalities. Aling mga munisipyo po ito, ma'am? Okay. Tulunan po, then lang, and Kidapawan City, installed na yung tatlong team. Nasa PSA yung isa. Yung isa ngayon ay nasa Barangay Dirada at saka yung isa sa Nuwangan. And then start po tayo sa Aliosan, Libungan, Midsayap, and Tigkawayan. Ah, okay. Doon po saka schedule po yung ibang municipality ngayon. Ah, okay po. Ato mo ang magiging counterpart ng local government unit po nito, ma'am. Sino po yung at least naka-assign or designated dun sa information disseminations po sa mga barangay? Kaya po maraming nagtatanong hinggil dito. Ah, ganito po, sir. Sa ating municipality, mayroon po tayong memorandum of agreement with the municipal mayor. Parang inalaw po siya ng local government unit na siya po yung pipirma ng ating memorandum of agreement. And mag-a-assist po sila, magbibigay sila ng space. And later, kung kailangan ng transportation papunta sa barangay, magre-request din po kami. And okay naman po lahat ng municipalities natin. Naka naman tayo ng yun sa mga naunang na-mention ko is supported talaga ang ating mga municipal mayor. So marami pong salamat and ang ating circle person as a step 1 po kasi in-announce po namin na patawagan sila during the step 2 para ma-inform sila o kung wala sila. Anon po yung listing, ma'am, at least sa barangay level? Yes po. Ah, okay po. Informed na po sila, sir. Ma'am, marami rin pong nagtatanong, hindi na nag-release umano ang ibang mga opisina, no? Gaya ng COMELEC, ng bagong IDs, voters ID. Okay. Kasi andito ongoing na po itong national ID system. Ma'am, lahat po ba ng mga government offices, ganyan na rin po ang protocol ngayon while waiting po dito na makompleto ng PSA ang national ID? Ito po kasing ating ID ay isang foundational ID and it's a digital ID also. So, sa ibang opisina like functional IDs like LTO, hindi niya po yan i-replace kasi may mga requirements po yan bago ka makakuha ng ID, no? So, sa ngayon, yung mga government agencies na mga ID ay okay pa rin. Yung iba sila mag-release. So,
Later po kasi, isisynchronize lang din yan lahat na mag-i-isa na lang po ang ID natin, liban po sa mga functional IDs. Ah. Pero sa ngayon, dahil mag-start pa lang po tayo, okay lang yung may mga IDs pa na iba. Mm-hmm. So ma'am, during sa registration, at least dyan sa mga munisipyo ngayon, paglabas po nila sa last phase ng step nila, is bit-bit na po ba nila yung... tangible ID na po talaga, yung material po talaga. Hindi pa rin po sir, kasi unang-una, one tayo sa mga priority priority areas. Tapos nag-step 2 po tayo. Then, step 3 po ay yung pag-release na ng mga IDs natin. And ang in-charge po sa pag-release ay ang Kinpox. Sila po yung mag-deliver ng kani-kanilang IDs. Kaya nga po doon sa ating information sheet, mayroon tayong permanent address and present address, and mamili po sila kung saan po i-deliver yung kanilang mga IDs. And siguro, mag-take time ang pag-release dahil national po ito na endeavor. Ah, so ganito po, ang step 1 po is pwedeng online kasi registration pa po 'yon, pwede pong walk-in. Ang step 2 is yung pagkuha na po ng mga biometrics, ma'am, no? Ano po yung basic kinukuha, ma'am, sa step 2? Sa step 2 po kasi, ang kinukuha natin ay yung iris scan, then yung 10 fingerprints, at saka yung front-facing photo. Yan po yung kinukuha natin. Kaya dapat po sa ating mga residents, sa ating mga constituents, dapat tama po yung information na ibibigay natin, dahil yung tatlong yun, napapansin po natin ang ating ID doon sa na-release na, no? Wala po yung signature, dahil magbabago-bago po ang signature ng bawat isa sa atin. Mag-iba ka lang ng stroke, so iba ang pirma na yun. Kaya yung ating ID ay walang signature dahil dependent siya sa biometric information na nakuha. Like iris scan, fingerprints, and yung front-facing photo. So, kahit saan doon, magmamatch talaga sir. Ma'am, sa target po ninyong 775,000 na individual in North Cotabato, this time po, ilan na po yung at least nakakompleto po ng step 2, ma'am? Sa step 2 kasi sir, wala pa akong... exact figure, but then mag-start lang po tayo last Monday. So siguro time na itong pag-day. Nasa office po kasi yung ating consolidated data. So ma'am, ito po mga... Ang bawat registration center po, may tatlong registration kits. Yun. And ang bawat isang kit sa isang araw ay nag-a-average po siya ng 45 hanggang 60 na kayang i-registro, registrant. Ah, okay po. So ma'am, 18 years old below, kasali po ba dito mga estudyante, ma'am? Ganito po yung sir. Sa step 1 kasi, yung pumunta kami sa mga barangay, lahat po ay i-registro sa step 1. Ah, okay. Bagong panganak, ganana. Pero sa step 2, ang talagang base sa guidelines ay 5 years old and over. May mga... So ma'am, ngayon man, yun po, panawagan niyo po para po sa mga residente ngayon in North Cotabato nakikinig, okay. Ma'am. Okay, sa lahat ng mga residents ng Cotabato Province, meron pong darating or meron ang nag-umpisa sa inyong mga munisipyo na mga registration teams na ng Philippine Statistics Authority regarding sa national ID or tinatawag nating PhilSafe. So, ito po ay libre. Wala po tayong bayad dito. But then, kung mawala po ninyo later yung inyong ID, so that's the time na mayroon siyang fee, no? Replacement fee. Pero sa ngayon, libre po lahat.
And panawagan ko lang po sa mga hindi pa na-rehistro, kailangan po wala tayong makeup during the... Kailangan yung ano lang, yung and... Okay. So, sige lang po. Okay po, maraming salamat po sa panahon, Ma'am Belinda, dito po sa Tinig ng Bayan. Magandang umaga, ingat po kayo, Ma'am, sa biyahe po ninyo. Yes, sir. Salamat din. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Inyong lungan ang update, ha, alang sa Philippine ID system o PhilSys din sa probinsya San Roque sa Cotabato. Atong ginahulat karon ang signal, walay signal ang pag-asa DOST. Okay, musulod na si kaubang Loya Rosario, ha, hinaut naka yagyag kitag dugang impormasyon nganha sa inyong mga nganha sa atong mga tigpaminaw karong adlaw. Musulod na si kaubang Loya Rosario atong partner nga ri sa kaubang Grace kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok manamilid kini inyong maingon. Ang nagpakabanang katawhan may mataog dalungan sa buon nga kadilingman. Maayong buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Kabalo na ko sa inyong gustong ibasabot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella Taganama, 50 anyos. Gabaligya kog prutas. Sa akong trabaho usahay ni kahapon, lamigid kaayo i kaon unya dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko sir kay kining akong TL kini-kini o. Sa una perting dugaya gid ni maayo. Mauto nga nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar og taas gid siya. Maunang kuyawan na ko sir. Perting gid na akong ampo nga unta manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karon normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sabta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud niya ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station.